Hello po, welcome po sa Reclaim Handicraft Channel. Sa Reclaim Handicraft Channel. Opo, ganun. Ngayon po, ibabagi ko na naman po sa inyo kung paano po mag-finish ng dead flat sa Yakal Wood. Ganun. Kaya tara na po. Kasi meron po akong babarnisan na isang bead frame na queen size 60 by 75. Kaya ipipinish po natin siya ng dead flat finish. Kaya Yakal Wood po yun. Kaya tara na po. Mag-finish na po tayo ng dead flat doon sa Yakal Wood. Oo, ganun. Tara na. Ito na po yung aking bed frame na babarnisan namin ng dead flat locker. Yakal po yan eh. Pinatuwad muna namin kay barnisan namin na barnisan. Lagyan namin ng wood stain. Ito yung aking nating ply. Yan, oh, yung, yan. Yan po yung wood stain na ilalagay namin dito sa aming pang first coat kung paano po mag barnis ng dead flat locker sa Yakal Wood. Ayan. Wood stain muna namin yan. Ayan. Para flawless. Pero pwede ka po mag-barnish ng hindi siya naka-wood stain. Pwede po mag-barnish ng dead flat lacquer sa Yakal Wood na hindi naka-wood stain. Yung sa akin kasi gusto ko naka-wood stain para hindi siya masagwa. Tingnan yung mga pinagbasilyahan, mga ganar, no? Yan. Yan. Yung mga losbot ba? Yan. Yung mga ganyan, no? Yung mga ganar. Para mapantay. Kaya para pare-pares yung kulay niya. Hindi makita yung mga pinagmasilyahan. I-wood stain muna namin siya. Yan, ganun. I-wood stain muna namin para ano, para magpare-parehas yung kulay. Bago namin isanding sealer. Bukas na yan pag natuyo. Antayin nyo lang po matuyo pagkatapos nyo po i-wood stain. Antayin nyo lang matuyo mga 15 minutes o higit. O higit po sa 15 minutes bago nyo po isanding sealer. Opo, ganun. Tadaan! Ito na po yung amin na wood stain. Yan, o. Pag tuyong-tuyo na po siya after 15 minutes. Isasanding na po natin yan para matakpan yung mga butlig-butlig. Oh, ayan, oh, yung churan. Ayan. Kaya winawood stain para gumanda yung kulay ng mga, ano, ng mga pinagmasilihan. Oh, ayan, oh, churan. Yakal po kasi yan. Normal po sa yakal yung bitakin. Tapos yung mga ganyan. Oh. Kasi ito po ay old wood. Yan. Kaya maganda po dyan ay flat lang. Dead flat finish yung kanyang pagka-barnes para ano, antigong-antigo. Yan, ganun. Paano lang yan pang mayaman eh. Oo, gano'y. O, yan. At andito na po tayo sa pagbabarnes. Ayan. Sa kung paano po magbarnes ng dead flat locker sa Yakal Wood. Ayan. Ito po yung gagamitin namin. Ayan. Sanding sealer. Ayan. Sanding sealer po. Sanding sealer. Ayan. Ito po yung babarnesan namin yakal. Ayan. Churan. Na-wood stain po namin ito kahapon. Tuyong-tuyo na siya. Naka-wood stain po siya. Pero pwede po kayo mag-barnes ng dead flat locker sa kahit anong kahoy po na walang wood stain. Apo, ganun kaya. Ito yung aming pang first, ano, barnes. Yan. Sanding sealer po yan gawa ng Boysen. Lihain ang lihain. Sanding sealer po. Tapos, after 15 minutes, pagkatapos ng sanding sealer, lilihain ang mapino. Tapos, isa sanding sealer po ulit. Tapos, lilihain po ulit ang mapino. Dalawang beses po kayo mag-sanding sealer para ma-achieve nyo po yung pagbabarnis ng dead flat locker finish. Opo, ganun. Sa Yakal Wood. Yan. Mamaya, mag-barnis na tayo ng dead flat natin. Ito, dami pa kaming ano dito. Dami pa kaming lihain. Itong kabilang part. Hindi pa siya naliliha, kaya madanlog-danlog pa siya tingnan, o, oh, gano'n. Pag tinignan niyo po yung mga bagong barnes, o, oh, mga madanlog-danlog, tingnan niyan. Pero pag nalihan niyo na po, ganyan na pong itsura niya, naman puti-puti na po, ay danlak-danlak na, o, oh, gano'n. Maya
na. At ito, ayan, dito na po tayo sa ating Clerdid Flat Locker. Ayan. Bumili po kami ng isang lata lang, 1 liter, isang litro po. Gawa pa rin po siya ng boysen. Kasi isang bed frame lang po yung aking lalagyan, kaya 1 liter lang po yung aking binili. Ayan. Clerdid Flat Locker. Ayan, ganun po, ganun. At ito po ay haluan lang natin siya ng locker na thinner. Ang gamit ko po ay, ayan, Fury locker thinner po. At saka locker flow po. Teka lang, nasana yung locker flow kalula, nawala. Ayan, ito na po yung ating locker flow na boysen. Boysen po yung aking locker flow, pero yung aking thinner ay gawa siya ng Fury kasi wala akong available na locker thinner kundi yung gawa ng Fury. Pero itong aking locker flow ay gawa po siya ng boysen. Ayan. Kunti lang po ha, wag susubrahan kasi kikintab siyang sobra. Kaya nga po siya tinawag nating dead flat para hindi siya makintab. Kumbaga, hindi siya madanlog-danlog. O, oh, ganun. Tapos ito pong ating dead flat ay haluin mabuti hanggang sa kaduluduluhan. O, oh, teka lang, wala akong panungkit. Ito na naman, hindi na naman ako prepared sa aking pag-ano nito na pagdaradaldal. Nag-tismis ako na wala akong gamit-gamit dito. Teka lang ha, saglit lang. Ayan, ito na, kompleto na. Nakakuha na akong panungkit. Oh, ito yung pasundot ko. Oh. Kumuha kayo ng pangsungkit para masungkit nyo doon sa kaduluduluhan. Kaya kahit pwedeng bakal, yun, mas matigas-tigas yun. Ito po kasi yung dead flat, kailangan po siyang haluin mabuti kasi nagkakaroon po siya ng latak doon sa dalo. Mas baba, o oh, yan, oh, madanlag-danlag po yan, yan. Ganon. Hindi nyo po pwedeng i-apply ito na hindi nyo ginagalugad doon sa kaduluduluhan yung latak. Oo. Oh. Sa mga first time po at mga virgin pang gumamit ng dead flat, galugadin nyo doon sa kaduluduluhan hanggang sa mag-mix siya mabuti. Pag naagnas na po, natunaw na po yung mga latak doon sa kaduluduluhan, doon sa kilaliman, yan, pwede nyo na po siyang haluan ng kunting thinner at saka kunting locker flow. Ganon. Para maganda po yung finish po, kaya siya dead flat para hindi siya makintab. Ang resulta po nito mamaya, pag na-apply na natin, papakita ko kay... Siguradong maano na yan, madanlag-danlag ng gadanlak-danlak na tingnan, nga nagahining-hining, oo. Alam niyo po ba yun kung ano ibig sabihin ng madanlag-danlag? Sa mga hindi pa po nakakaalam at mga virgin pa po sa madanlag-danlag, i-comment nyo lang po sa ano, i-comment nyo lang po doon sa baba para malaman nyo po kung ano ibig sabihin ng madanlag-danlag, tapos yung mga madanlak-danlak, yung ganun, na malumok-lumok. Ano po kasi yan, nagkaroon ng latak sa ilalim mo sa seryoso. Sa totoong usapan, yan. Nagkakaroon po siya ng latak kayo ng tining sa ilalim. Kaya dapat siya galugadin mabuti doon sa kaduluduluhan. Isagad nyo doon sa dulo yung pagkalugad ninyo. Kay hindi maagnas yan pag hindi nyo sinagad doon sa dulo yung pagkagalugad. Tapos, haluan na ang kunting locker flow tsaka tiner. Ganun. Haluan lang yan, ganyan, no? Isagad doon sa dulo. Hanggang sa matunaw. Yan. Haluin lang po mabuti sa gadon sa kaduluduluhan. Naingay kami dito kasi dito kami sa gilid ng kalsada. Ito po kasi yung pinakalatak nyo sa dulo, sa seryosong usapan. Ito po yung nagpo-produce ng malambot sa pagbabarnis kapag na-finish na siya. Kaya hindi pwedeng hindi matunaw yung mga latak po yung tining doon sa ilalim sa kaduluduluhan. Kaya kailangan magnas lahat yan para malumok-lumok nga madanlog-danlog ang finish ng ano ng dead flat. Yun po ang purpose ng mga ganyan, no? Yung mga latak niya sa ibaba, yan. Para pag naagnas na yan, tapos in-spray mo, pinahid mo ng brush. Pwede din po itong brush ha, sa mga virgin pa na walang spray gun. Ito po ay pwede nyo rin pong i-apply sa inyong mga furniture o sa inyong mga cabinet na gawa sa kahoy o gawa sa plywood na gamit lamang po ang brush. Kapag wala po kayong spray gun o compressor, yan. Sa mga ay ingay naman kasi yung mga sasakyan, ayan. Sa mga wala pong compressor, pwede pong brush ang gamitin, yan.
Ayan, magsasalin lang po muna kami dito ng kapiraso kasi hindi siya mauubos yung 1 liter doon sa isang katre. Doon sa aming babarnisa na bed frame. Kaya, atiin lang po namin. Tapos, kunting thinner. Lacquer thinner po yan, ha. Lacquer thinner. Against the light lang ang ilaw yan. Lacquer thinner po yan. Tapos, kunting flue. Lacquer flue po. Yan. Tapos, i-mix lang po din ulit pagkatapos po niyan para mahalo po mabuti doon sa dead flat bago i-spray na po doon sa aming pang-finish. Ito po yung aming pang-top coat. Hindi na po siya babarnisa ng clear glue. Ito na po yung dead flat ang pang-top coat doon sa aming babarnisang bed frame pala, bed frame. Dito na po, yari na po yung aming binarnisa ng dead flat lacquer sa yakal wood. Yakal po lahat ito. Ayan, churan. O, diba? Ganda-ganda na. Antigo-antigo po yan. Ayan, sa mga nakaka-appreciate. Shoutout yan po sa mga nakaka-appreciate na mga dead flat finish. Opo, ganun. Ayan, diba ganda-ganda na. Churan. O. Sa mga gusto pong magpa-repent, ayan. Mag-PM lang po kayo sa aming YouTube channel at sa aming page sa Dick Leon Handicraft. At doon po sa aming YouTube channel sa Dick Leon Handicraft channel po, mag-comment lang po kayo sa mga gusto po magparibarnes sa buong Cavite o sa sulok ng Pilipinas. Ganun. Nationwide talaga, hindi joke lang. Dito lang po sa Cavite area, syempre. Pwede po mga Batangas, Laguna, yan. Sa mga gusto po magpa-finish ng ganito kaganda o ganun, ayan. PM lang po kayo sa aming FB page. Sa Dick Leon Handicraft at sa Dick Leon Handicraft channel. Ganun, oh, di ba ganda-ganda na? Oh. At dahil naibagi ko na po sa inyo kung paano po mag-finish ng dead flat sa yakal wood. Ganun. Kung paano po mag-finish ng dead flat sa yakal wood. Opo, yung binarnisan po natin ng dead flat, yakal wood po yun. Opo, ganun. Kaya, syempre po, thanks for watching. Maraming salamat po. At syempre, syempre, maraming salamat sa aking mga subscriber. Thank you so much. Maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, magpunta lang po kayo sa aming YouTube channel, sa Dick Leon Handicraft channel, at mag-subscribe na po kayo at mag-join. Ganun po. Ganun po, ganun. See you po ulit.